Sobrang classic ng recipe na to. Last kong gawa nito, grade 6 pa ako. Ang ating Maya Maya Mayonesa. Let's start cooking. So ito, meron tayong red snapper or Maya Maya. And ito yung fins niya. Cut off lang natin siya, no? And ito siya, it's just like a very simple steamed fish. And what you do here is you season it with salt, generously with salt. Yan. And what you do is inside, you add slices of lemon. So I have here lemon, few slices of lemon. Ito sa loob niya para mawala yung lansa. Sliced onions, very classic. Yan. Onions, then lemon inside. And I will put my bed here of lemon slices and some onions. Pero hindi siya dumikit sa aking plato. Lalagay ko siya. As much as possible, ayaw natin maputol yung ating tail. And now, I will steam. So, ang steaming naman natin, it depends kung ano kalaki yung ating fish. So, ito, handa na natin yung ating toppings and the keys sa different colors para sobrang ganda ng ating mala rainbow effect. I have here egg whites and egg yolks. Gagawin natin, isa-separate natin yung ating egg yolks sa egg whites. So what we're doing here, we're separating the colors. And very important, hindi mo ma-overcook yung eggs mo. Dapat mga 7 minutes lang siya. Or else, magiging gray na, pansin nyo, nagluluto kayo ng hard boiled egg. Ganyan, no? Nag-gray na siya. Ibig sabihin, iniwanan ng nagluto. So yung gagawin natin dito, chop, chop, chop natin. Chop, chop, chop. Small pieces, yan. Okay natin, egg whites. Set it aside. Ito, yung egg yolks natin. Konting-konti lang siya. Oh, halos na mamash na lang siya, no? Kasi nadudurog siya. Meron tayong egg whites, egg yolks, pickle relish, red bell pepper, and carrot. So, look at that, ha? So, ito siya. When you arrange your colors, you should be sure that hindi magkatabi ang same color. So, ito medyo pareho siya. Lilipat natin. So, gagano natin. So, makita mo yung rainbow. Diba? O yan. So, mayonnaise season with a little bit of salt. Dapat may lasa siya. A little bit of pepper. You can add here minced na onions, ha, para mas masarap siya. And a little bit of lemon juice to brighten it up. You can also add a little bit of sugar. Pero ito dapat yung mayonnaise mo is tama yung timpla. So, taste your mayonnaise. Iba-ibang brand. Iba-iba yung pagkatimpla. Mix it and season it to your liking. Smooth na siya, oh. Very nice. So, you can also add chopped capers, chopped olives, or whatever. So, it's really up to you. I will show you a very quick tip kung paano malaman kung luto na yung fish mo. Kasi sometimes ito, ay, luto na ba yan? Hilaw pa. Paano mo nalaman? Time lang ba? Ito, very quick tip. Ganito, thickest part of the fish, you use a barbecue stick. Yan, lumalaban pa siya, oh. Ibig sabihin, hindi pa cook yung flesh na, so hilaw pa siya. Let's wait a few more minutes. Kasi ang fish, mabilis lang maluto. Ang ating Maya Maya Mayonesa, check natin, hindi pa siya luto, maya-maya pa. Oh, di ba? Check natin ulit. Ay, luto na siya, di ba? It easily goes through. Of course, pag buto, hindi talaga yan. Pero if it's the flesh, it goes through smoothly. Ay, ready na siya. So what we do, we have excess liquid sa ating steaming pan. Lilipat natin, no? Let's discard the steaming liquid. And because yung ilalim ng ating fish, nilagyan na natin siya ng ating sliced onions and lemons, it will easily slide off our plate without ruining our fish. O, di ba? So ngayon, para tayong fashion designer or makeup artist, so we will cover our fish. Ito yung ating foundation, o, di ba? Mayonnaise. Pwede mo din ilabas yung ulo, pero this time, hindi ko siya gagawin. Gagawin natin, simulan natin yung ating red bell peppers sa ating base. Now, we will add our egg yolks. Oh, stripe. Ito naman ang ating pickled relish. By this time, nakita mo na yung mga lines of the rainbow. Alam na natin na ang ating fish ay hindi straight. Dapat.
Yan. Hindi straight yung ating feet. Then, next line, next layer natin, carrots. So, we just repeat, no? Or play around with our colors. And itong ating mayonnaise sa ilalim, not only will it add like a nice flavor and moisture to our fish, ito din is like our adhesive. So, ito siya yung pangdikit natin, ating glue to our fish. Yan. And meron tayong black olive here. Yan, para sa iyang eyes. Oh, look at that. May mata na yung ating fish. And lalagyan natin ng red bell peppers for the lips. Yan. Kissable lips ang ating fish today. Yan! Ang ating finished product. So beautiful, so fun to look at. Ang ating recipe for today, Maya Maya Mayonesa. Simple! Please like and share my videos. And if you like more recipes like this, please click here to subscribe. And don't forget to hit the bell button to get notified. Simple!